So before you comment or mag-dislike dahil lang sa title at sa thumbnail sa video na ito, panoorin niyo muna yung video para bang don't judge the book by its cover. So pag-usapan agad natin kung ano bang dahilan ni Giannis o ano bang posibleng dahilan ni Giannis kung bakit nag-sign siya ulit dito muli sa Milwaukee Bucks. At hindi lang sign basta-basta, talagang supermax at long term. So kung hindi nyo nga alam yung story ni Giannis, ang Milwaukee Bucks nga lang ang discover sa kanya at gusto siyang i-draft mula siya sa mga radar ng mga NBA teams. Pero ang pagkakaalam ko ay interesado rin ang Toronto Raptors sa kanya dahil sa GM na si Masai Ujiri na gusto niya nga na mag-trade up para sa draft at makuha niya si Giannis, pero hindi nga to naging successful. So dalawang team nga lang ang parang interesado kay Giannis at may nakikita ng potential sa kanya. So ang Milwaukee Bucks lang yun at ang Raptors, tapos yung ibang team wala na. Parang hindi siya nakita bilang isang magaling na prospect. So itong Milwaukee Bucks ay pinagkatiwalaan si Giannis at talagang binigay nila ang kanilang trust at patience sa kanya. Nag-umpisa siya sa isang pro prospect, parang project, tapos papunta sa isang superstar. So talagang dinevelop ng Milwaukee Bucks itong si Giannis kung ano man siya ngayon. At diba 2013 nga siya yung taon na draft siya. Tapos ito ang itsura ni Giannis noong 2013 pa lamang. Can you tell us your name? My name is Giannis Antetokounmpo. When were you born? I was born 1994. Well, what club do you play for? I play for Philadelphia Coast, Geograph. What can you tell us about yourself? What kind of basketball player are you? I'm an all-around player. I can jump, I can shoot, I can pass the ball. I can do everything in the court. So, maiintindihan mo kung bakit yung mga ibang teams ay hindi interesado sa kanya. Ay parang napakapayat niya at parang hindi ganun kagalingan. Pero nakita ng Milwaukee Bucks yung potential niya at kung anong pwede niyang magawa kapag siya ay gumaling at nag-develop. So talagang hindi na pinakawala ng Milwaukee Bucks itong si Giannis at tinulungan na siya all the way hanggang sa madraft siya sa NBA. Pinagkatiwalaan nila ang isang mapayat na basketball player mula sa Greece at sinabi nila na siya ang magiging kanilang franchise player. Nakita talaga nila ang potential at minold nila. Parang hinubog nila itong si Giannis at talagang tinulungan nila itong si Giannis para maging isang player na katulad na siya ngayon in the present. So sa tingin ko nga kung itong si Giannis ay hindi na draft sa Milwaukee Bucks, para sa akin lang naman opinion ko ay hindi siya magiging katulad na player ngayon. Hindi siya magiging 2-time MVP at Defensive Player of the Year kung hindi nga siya na draft dito sa Milwaukee Bucks. So big kudos sa Milwaukee Bucks at sa kanilang trainer sa pagtitiwala at paghubog kay Giannis sa isang player na katulad niya ngayon. He is considered na one of the best players in the NBA nga. Marami rin na siyang awards na napanalunan sa 26 na edad niya. So bata pa nga ito. So pag-usapan naman natin ang kanyang team. So gusto nga ng mga tao na itong si Giannis ay umalis ng Milwaukee Bucks para mag-chase ng championship. Pero dapat isipin din ng mga fans na itong si Giannis ay napakabata pa nga at hindi niya kailangan na maghabol na sa championship. Itong mga all-time great players nga ay late na rin nanalo ng mga championship. Itong ang si Michael Jordan ay 28 years old na nung unang napanalunan niya ang kanyang championship. As nakita naman natin, he end up with 6 championship. So 28 ang unang NBA championship niya, pero at the end of his career ay meron na siyang 6. So marami pang oras si Giannis. Tapos ito naman si Shaquille O'Neal, 28 years old din. Si Durant naman, 28 years old nung unang napanalunan niya ang kanyang championship. Si LeBron ay 27 years old at si Steph Curry ay 27 years old. So no need to rush para kay Giannis para maghabol ng championship. Bata pa nga siya at marami pa siyang matututunan sa NBA. Marami pa siyang i-improve. Hindi na kailangan na mag-jump from team to team para manalo na ngayon. Hindi naman 32 years old yan si Giannis para maghabol na ng championship. So patuloy tayo sa pag-uusap sa kanilang team. Ito ang team nila ngayon, ngayong 2020 to 2021 season ay mas better na kumpara mo sa last 3 years na kanilang roster. Nag-add na nga sila ng isang playmaker, defender at may shooting na player. Itong si Jrue Holiday na makakatulong kay Giannis. At ito rin si Jrue Holiday ay playoff performer. Kung napanood nyo nga dati nung nasa Pelicans pa siya nung series nila laban sa Portland Trail Blazers sa first round ay talagang in-outplay niya si Damian Lillard at si CJ McCollum. So kayang mag-perform sa playoffs na itong player na to. Hindi naman ito pag-hate kay Eric Bledsoe at sinasabi kong hindi siya playoff performer, pero it's very clear na mas better player itong si Jrue Holiday kung ikukumpara mo kay Eric Bledsoe. So ayan niya ang bagong teammate ni Giannis sa kanyang team ngayon.
Pero pag-usapan din naman natin si Giannis. Siyempre kailangan din niya rin mag-improve. Kailangan niya rin maging better as well. Kailangan niya din na magdagdag ng jump shot sa kanyang laro para sa pagdating sa playoffs ay hindi nga siya nag-i-struggle dahil alam na rin ng mga NBA teams kung paano siya depensahan pagdating sa playoffs. Kaya nga't palagi siya nag-i-struggle at nahihirapan na siya hindi katulad ng sa regular season dahil mas na-focus niya ang team at napapaghandaan kanila kapag sa playoffs na kayo nagharap dahil isa lang naman ang kalaban nila at yun lang ang kanilang i-focus talaga. So kaya nga't hirap si Giannis dahil nagbibuild ng wall sa paint ang mga team na kanyang nakakalaban kaya hindi na siya nakakuha ng mga open looks na nakukuha niya sa regular season. So kapag nagdagdag siya ng jump shot sa kanyang paglalaro at sa kanyang game, talagang magiging whole different player itong si Giannis. Mas mahihirapan na siyang bantayan ng mga NBA teams at makapag-perform na siya ng maganda at maayos sa playoffs. Kitang-kita naman natin ang diferensya pagdating sa regular season at sa playoffs. Talagang nag-i-struggle si Giannis. So ito ang team ni Giannis na Milwaukee Bucks ay magaling pagdating sa regular season. Sila ang best team. Talagang akalain mo na magchi-champion nga sila. Pero pagdating nga sa playoffs ay itong si Giannis ay nag-i-struggle na. Nawawala na nga siya sa kanyang paglalaro. Parang hindi na ganun ang katulad sa regular season ng kanyang laruan. So kapag nangyari yun, yung team din niya ay nag-i-struggle. So yun, nahihirapan na nga sila pagdating sa playoffs. Katulad niya ng sinabi ko kanina, kailangan din ni Giannis na mag-improve sa kanyang sarili para manalo ng championship itong Milwaukee Bucks. So ang tanong, ito bang si Giannis Antetokounmpo ay nagkamali sa pag-sign ng 5-year 228 Supermax deal sa Milwaukee Bucks at mag-i-stay siya ng long term sa kanyang team? Para sa akin, as an NBA fan, sa aking opinion, sa tingin ko ay hindi nagkamali itong si Giannis sa pag-stay niya dito sa Milwaukee Bucks ng long term. Para bang siya ay nag-pull off ng Kobe Bryant move, naging loyal siya sa kanyang team na pinagkatiwalaan siya at nagtiyaga sa kanya mula sa raw prospect into superstar. So magandang move yon para kay Giannis, parang nag-give back siya sa team ng Milwaukee Bucks. At syempre hindi lang sa team, syempre sa community rin ng Milwaukee Bucks. Syempre masaya ang mga Bucks fans na itong si Giannis ay mag-i-stay sa kanila. So ngayon, ang tanong naman ay nasa inyo. Sa tingin nyo bang itong si Giannis Antetokounmpo ay nagkamali sa pag-stay niya sa Milwaukee Bucks at mag-try siya na manalo ng championship kasama ang team na nag-draft sa kanya? Or dapat umalis na lang siya sa Milwaukee at mag-try siya sa ibang team na manalo ng championship? Comment down below your opinion guys. So yun lamang, if you guys like the video, make sure to like the video and if not subscribe, syempre mag-subscribe na dahil everyday meron tayong mga ganitong NBA updates. So yun lamang, see you guys next video. Bye!